Kabataan ako noon eh. Uso pa yung mga MU-MU. Diba? MU. Para PBB din. Boom! Hello mga network marketers. This is Kim Carlos, your online marketing coach. Happy Valentine's Day pala sa inyong lahat. This video is another special video dahil nga Valentine's Day. So special video ulit to. Katulad ng mga ginagawa kong video na marketing tips na related dun sa special occasions. Okay? Nasa link sa description dyan sa baba yung dati kong ginawa. Katulad ng mga yung video ko ng marketing tips regarding nung nanalo si Catriona Grace sa Miss Universe. Ganon. Katulad ng mga ganon. Special video tong episode na to, kaya make sure matapos mo to ng buo. Yung link doon sa description sa mga previous special video ko ay nasa description. So okay, ang topic natin for today is yung how is marketing related to courting. Yung courting hindi to yung basketball, ha. Ito yung panliligaw. Yun yung mas accurate na term, panliligaw, oh, di ba? Kasi panliligaw, parang marketing din yan. Yung pag-uusapan natin dito. Eh, meron akong 3 marketing tips. O, diba? Pinagsama ko, marketing. O, diba? Parang ano lang, pusa. Diba? Okay, so simulan na natin. Eh, by the way, bago tayo pala magsimula, make sure na mag-subscribe ka kung first time mo ako pinapanood dito sa YouTube. And click mo yung bell notification para ma-update ka sa mga upcoming videos ko regarding mga network marketing and online marketing trainings. First marketing tip, marketing talaga, is yung KLT. Okay, so, sino sa inyo nakakaalam ng KLT? Mag-comment nga kayo dyan sa baba para malaman ko kung alam nyo kung ano ibig sabihin ng KLT sa marketing. Okay? 12 seconds later. Okay, tapos na. Sige. Ang ibig sabihin ng KLT is kiliti. Diba? Kiliti. K is key, L is Lee, T is T. So, kiliti. Diba? Ganun naman. Diba sa panliligaw, kailangan makuha mo yung kiliti nung nililigawan mo. Okay? Hindi. Joking aside. I'm sorry. What did you just say? Sa marketing, KLT rin yung ginagamit. Ano yon? Know, like, and trust. Okay? Diba? So, kailangan, makilala ko muna niya, which is, yung know nga, kasi kung hindi ka pala nakikilala, tapos tapos tinatanong mo na agad siya kung pwede mo siya maging girlfriend, no talaga yung sagot sa'yo, di ba? And no. Okay, so kailangan man-know mo muna siya, magkalinlanan muna kayo, then after nun, di ba, magde-date kayo, kaya nga, like, magkakaroon ka na kayo ng mga like sa isa't isa. Di ba? Yung mga bataan ako nun eh, uso pa yung mga MU-MU. Diba? MU. Para PBB din. PBB din? Formula ka fan? May halik dito? Di sila sadya? MU, no? Ayaw nilang i-label na sila na kasi nga magagalit yung parents nila. Pero hindi naman sila friends lang. So nasa gitna daw sila. Kaya MU. Mutual understanding daw. Yun daw yung sabihin. Okay? So yun. And lastly, yung trust. Okay, pag na-trust ka na nila, dun mo na makukuha yung matamis na oo. So, ganun din sa marketing. Kailangan, kinikilala muna yung mga, makilala ka muna ng mga prospects mo, makilala ka muna niya, and then, pag nakilala ka nila, lead na sila. Sila na yung mga quality na mga prospects, yung leads. And then, kapag talagang ready na sila, at gusto nila sumali dun sa team mo, o kaya bumili dun sa business mo, kukontakin ka nila mismo. Okay, so ganun, ganun nag-work ang KLT. Number 2 naman is yung give relevant value. Okay, so hindi pwede kilala ka lang nila, gusto ko lang nila, at makapag-build ka ng trust. Para magawa mo yun, kailangan nagbibigay ka ng value. Okay, so paulit na tayo sa mga previous videos natin na give value. Hindi lang basta value, ha? Dapat relevant value. Ibig sabihin, kailangan nila. For example, naalala ko dati, naliligaw pa lang ako sa misis ko. Pareho kami sa college, pareho kami sa Lasal noon. Okay, so doon kami nakita. So, sino dito yung mga taga-Lasal? Comment ka kayo sa baba. Doon sa, Lasal, pareho din kami College of Science. So, nandun kami sa SJ, o sa St. Joseph Building, na
building siya, tapos nandun sa likod, may mga upuan, and then, nandun yung library. Okay? Dati, nandun yung library noon. Ngayon kata, nasa ibang lugar na yung library. May, bago kami mag-date sa labas, dahil nandun pa kami sa school, sa mga breaks, yung mga time na break time, tinuturuan ko siya pagdating sa mga math o kaya calculations, kasi doon ako magaling noon eh. Okay? So, di ba? Yamang doon sa magaling sa math. So, tinuturuan ko siya, I am teaching her kung paano ginagawa equation. Pero ano na yun, strategy ko na yun para ano siya, para magbigay ng value sa kanya. Okay? Strategy na yun sa panliligaw. So, pwedeng gawin yun. Kasi sa pagbibigay ng value, majority sa marketing, sa pagbibigay ng value, ano lang yan? Educate. So, isang E. And yung next E is entertain. So, di ba? Ganun din sa panliligaw. Di ba? Para pinapatawa mo siya o kaya ano, gumagawa ng comedic style para lang pasagot siya. So, entertain. Ganun din, di ba? Pag nanonood ka ng mga videos katulad nito. Kunyari, dito sa channel ko, more on educational yung mga videos na to. Pero may mga videos ka rin na pinapanood sa YouTube na entertaining. Hindi educational, pero nakakatawa siya. Kaya pinapanood mo pa rin siya at nagsusubscribe ka. So, ganun. Educate and entertain. Yun yung way para makapagbigay ka ng value dun sa mga target market mo. Ngayon, yun yung marketing tip number 2. And then lastly, marketing tip number 3 is target the emotions. O, targetin mo yung emotions, di ba? Ganun din sa paliligaw. Kailangan, ano, halapin mo yung kiliti, di ba? Katulad ng sinabi ko kanina sa marketing tip number 1, kiliti. So, kailangan i-target mo yung emotions. Isa sa mga magandang ano, siguro, story na pwede kong i-share dyan is, ano, nung time na naniligaw ako sa misis ko, and kahit nung time na kami na, ako yung tao na pag ganito, Valentine's Day, hindi ako masyado nagbibigay ng flowers. For a simple reason na kuripot ako noon. Okay? So, yun lang yung dahilan kung bakit ayaw kong ano. Kasi, sinasabi ko, bakit pa ako ano, bibili nung ano, nung bulaklak, mabubulok lang yun, ang mahal-mahal pa. Pag kinibento ko yun sa mga classmates ko, nung ano, lalo na nung med school, nung kami na, sinasabi nila, huy, dapat binibigyan mo si Abby ng ano, ng flowers. Yeah, pinapagalitan nila ako, ganun. By logic nga, well, logic ako mag-reason ako. So, sabi ko, bakit? Ganun. So, dumating sa point na may mga times na ayaw ko kasi maging parang common. So, ang ginawa ko nun, ang gusto niya flowers nun is tulips. So, ang ginawa ko dahil wala pa akong time pumunta sa Bampag dun. At kuripot nga ako nun. And ang ginawa ko nun, gumawa ako ng isang ano cardboard, cartolina. Tapos, nag-print ako ng picture ng dalawang lips na kulay violet, kasi violet favorite yung color ng violet. Tapos nilagyan ko ng tatlong ganon picture, may drawing ng may drawing ng bouquet, tapos ang flower na nandoon is yung picture ng lips na kulay violet. Okay. So sabi ko, yan ha, tulips na yan, binigay ko sa iyo. Okay? So ganon ako kuripot noon, pero natuwa pa rin naman siya nung binigay ko yon. And ibang mga years na binibigyan ko rin nga siya talaga ng flowers, and nagbigay nga ako minsan ng ano, totoo ng flowers, yung medyo ano na, nung kumikita na. So, binigyan ko na siya ng totoong flowers, pina-customize ko pa siya, and yun nga, masakit nga sa bulsa. Pero, sa point, sa side nung babae, sobrang tuwa niya. Sobrang masaya sila. Ganun din sa marketing, sobrang people buy through their emotions. Kaya doon mo siya dapat itatin na target, and then they will justify that by logic. Okay, so pagka bili nila ng product, sabi, ito, magiging papayat ako dito, o kaya itong product na to, puputi ako dito. Tapos pagka bili na nila, justify na nila yung ano, yung logic kung bakit nila binibili yun, kahit na mahal o kaya impractical. So, yun yung reason kung bakit. Kasi emotions mo sila tinarget instead na sa logic, mas mataas ang chance na mapabili mo sila. Okay? So, I hope marami ka natutunan doon sa 3 marketing tips natin for today. Marami ka natutunan dito sa video na to.
hit the like button and mag-comment ka dyan sa baba nung Valentine's experience mo para dahil binabasa ko lahat yan and paano siya nakaka-relate dun sa ano marketing. Okay? Sa marketing. So, and also, don't forget to subscribe dito sa channel ko sa YouTube para masendan ka ng mga next episodes ng training ko. Okay? Excited yung mga next episodes. I hope to see you there. Kita tayo. By the way, if wala ka pang copy nung Sponsor More Downline si Coach Edward Reformina, I highly recommend or suggest na i-avail mo na siya dahil at the same time, mapapurchase mo pa ng free yung kasama nitong Objection Crusher, yung lahat ng mga objection na pwede pa ito sa'yo, yung mga prospect mo. Ano, masasagot mo na nang hindi ka na nang hindi ko natatakot. Okay? If gusto mo mag-avail lang copy ng Sponsor More Downline, all you need to do is click mo lang yung link sa description sa baba or pumunta ka sa kimcarlos.com/smd. Okay, that's kimcarlos.com/smd. Okay? Avail mo na siya habang buy one take one.